inihandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ika-25 ng Disyembre, taong 2022, hindi na magkakaroon ng kamatayan. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Apokalipsis ang kabanatay 21 at ang talatay 4. Sinusundan si Kristo ng mga tunay na alagad niya sa gitna ng masakit na mga pakikipagtunggali na tinitiis ang pagtanggi sa sarili at dinadanas ang mapait na panghihina ng loob. Ngunit tunuturuan sila nito ng mga kabagabagahan at kaabaan ng kasalanan. At nagdadala silang tingnan ito na may pagkamuhi. Kabahagi ng mga pagdurusa ni Kristo, sila'y naitadhanang maging kabahagi ng kanyang kaluwalhatian. Sa banal na pangitain, nakita ng propeta ang pangwakas na tagumpay ng nalabing iglesia ng Diyos. Hindi maaaring manatili ang pasakit sa kapaligiran ng langit. Hindi na magkakaroon ng pagluha. Walang mga awitin ng paglilibing, walang sagisag ng pagdadalamhati. Sa lungsod ng Diyos, hindi magkakaroon ng gabi. Walang mangangailangan o magnanasa ng pagtulog. Hindi magkakaroon ng kapagalan sa pagganap sa kalooban ng Diyos at pagbibigay papuri sa Kanyang pangalan. Palagi nating mararamdaman ang kasariwaan ng umaga at mananatiling malayo sa pagtulog. Tatapos nito. Do'y babatiin ng mga natubos silang nagdala sa kanila sa tagapagligtas at magkakaisa ang lahat sa pagpupuri sa kanya na namatay upang ang tao'y magkaroon ng buhay na kasingsukat ng buhay ng Diyos. Tapos na ang tunggalian. Nagwakas na ang kapigatian at pag-aalitan. Napupuno ang buong kalangitan ng mga awit ng tagumpay habang masayang umaawit ang mga natubos. Karapat-dapat ang korderong pinaslang at nabuhay na maguli isang matagumpay na mananakop. Isang maganda at mapagpalang umaga.